Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Excited po ba ang bawat isa na naririto po ngayon? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ito po ay isang gawain na kung saan sa buong maghapon po ay nagtitiwala ako na talagang mararanasan po natin yung makapangyarihang presensya ng ating Panginoon. So maraming salamat po sapagkat naririto kayo ngayong araw na ito. At mamaya po ang ating overflow praise and worship team ay gagamitin ng Panginoon para tayo po ay pangunahan sa atin pong pagsamba sa araw na ito at hanggang mamayang hapon ay makakasama po natin sila. So, nakahanda na po ba kayo na patuloy na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Sige po, tumayo po tayong lahat ngayon at anyayahan natin ang ating overflow worship team para po pumanik na dito sa altar at pangungunahan po nila tayo sa pag-awit mamaya. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In His hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to Him. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Come, let us bow down before Him in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. So palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Amen. Yan na po ba ang todong palakpak na pwede nating maibigay sa ating Diyos? Amen and amen. Let's continue to encounter God this morning. Hallelujah. Let's have this moment. Lord, enter. You are here. We welcome you, Panginoon. Maraming salamat. Let the Holy Spirit minister right now. Spirit breath, we want your presence, Lord, more of you. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see open the eyes, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. Have that declaration today. We want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes, open the eyes of my heart, Lord. You open my eyes of my heart. I want to see. Want to see your glory, Lord. I want to see. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open everything in me. Open the eyes of my heart. Power and love, I see you sing, holy.
Let's feel the warmth of the presence of the Lord in this place. We want to feel you.
Thrones and the
musicians, your name stands above them all, and the angels cry. All creation's
most deserving praise to the Lord, God. So just continue to be in the presence of our Lord. You are holy. You are holy, Lord. Who are we to worship you, Panginoon? That holiness alone, we don't stand a chance ng holiness mo. But God, salamat dahil may grace. Salamat dahil may grasya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya namin naaawit that you are holy. Your people singing holy. Because you alone is holy, Father. Hallelujah. Hallelujah. Just continue to be in the presence of the Lord. Let the Holy Spirit minister right now. For the last time, let's just sing We Cry Holy. Magnified right now in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Come on, give the Lord our best praise. Yeah! Hallelujah. So, amen. Amen. Pwede bang isang mas malakas na palakpak pa para sa ating Panginoon? So, praise God. So, excited po ba kayo? Yes, ang dalangin ko ay huwag maubos yung excitement natin sa buong araw na ito. Yes, sapagkat hindi naman mauubos yung pagpapala ng Panginoon. Hindi natin kayang ubusin yung mga sorpresa na pwedeng ibigay ng Panginoon sa atin sa araw na ito na tinatawag nating Encounter God Retreat. So mga kapatid, napakaganda po nung mga awitin na talagang binigay po sa atin sa araw na ito na lalong nag-inspire sa atin para higit pang sumamba sa ating Panginoon. And I praise God, habang maawit kanina nakapikit ako at habang nakapikit ako, malinaw na nakikita ng aking mga mata, spiritual eyes, ano po, yung napakalaking kamay ng Diyos na nakayakap sa buong lugar na ito. Wow! Praise God! At yung katotohanan po, the name of the Lord Jesus stands above all. Yeah, totoong-totoo po yun. So mga kapatid, minsan pa tayo po'y manalangin. Abba Father, thank you so much for your overflowing love. Thank you so much, O Lord Jesus, for your very powerful name. Thank you so much, Holy Spirit, for your inspiring and empowering presence in our midst right now. O Lord, use your servant to preach your powerful message for your people. Enable us, O Lord God, to encounter you in this place. O Holy Spirit, more of your presence in our midst right now. In Jesus' name, amen and amen. So mga kapatid, nais ko pong pasimulan yung message na ito sa isang katanungan na madalas ko pong itinatanong dati sa NIDS, yung Northwest Intensified Discipleship School. So ito po yung katanungan, what is the secret of a powerful and victorious ministry?
Salam ko po na sa puso ninyo, sa isipan ninyo ay meron kayong personal na sinasagot dito. At madalas ko ring sinasagot kapag tinatanong ko ito ay, the secret is the secret place. So, amen po ba? Kung meron mang sikreto yung matagumpay na ministry, yung powerful na ministry natin bilang mga mananampalataya o bilang isang church, ay doon po nagaganap yon sa secret place. Sabihin mo nga, secret place. Secret place natin at ng Panginoon. No po, ano man yung oras na tinatakda natin para katagpuin yung Diyos doon sa sikretong lugar na yon, para tanggapin yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang revelation at iba't iba pang mga instruction na binibigay ng ating Panginoon. And you know, my dear brothers and sisters, the secret of the powerful ministry of Jesus is the secret place. At paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Kanya makikita po natin sa Mark chapter 1, verse 35, kinuha ko sa New International Version, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. So, nakita po natin yung ating Panginoong Jesus. Ano po na hindi niya binabaliwala yung secret place nila ng kanyang Ama. Makikita natin sa banal na kasulatan, hindi lamang dito sa Mark 1:35, kung paanong pinapahalagahan ng Panginoong Jesus yung lugar kung saan makakatagpo niya yung ating Panginoon. Napakahalaga sa kanya nung lugar na yan para ma-encounter ang ating Panginoon. Kanya pwede nating masabi ng role model natin sa Encounter God Retreat ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba doon? Yes, amen. Kanya nga, nung panahon na darakpin siya, ay alam na alam nung kanyang mga alagad, lalo na si Judas, kung saan siya pupuntahan. Sapagkat alam nila yung lugar kung saan kapag humiwalay si Jesus sa kanila ay nananalangin siya doon sa may Gethsemane. No po. At madalas na iniiwan ng Panginoong Hesukristo yung karamihan sapagkat napakahalaga sa kanya nung lugar kung saan kakatagpuin niya yung kanyang Ama, yung Panginoon. Naglalaan siya ng panahon para ma-encounter sa mas makapangyarihang kapahayagan o kaparaanan ang ating Panginoon. Sapagkat gusto niyang tumanggap ng mga revelation sa ating Panginoon. At muli, maramdaman niya yung matinding presensya ng kanyang Ama na nagsugo sa kanya upang gawin yung mga mahalagang ministries. Kanya marami pong mga tala sa banal na kasulatan na talagang napakahalaga sa Panginoong Jesus na ma-encounter ang Panginoon. Katulad doon sa John chapter 5 verse 19, hindi ko na isinulat, at maging sa John chapter 14 verse 31, kung kukunin natin yung gist ng mga talatang yon ay sinasabi ni Jesus na kung ano yung kanyang ginagawa ay siyang pinagagawa sa kanya nung kanyang Ama. Kung ano yung inyuutos nung kanyang Ama ay siya niyang ginagawa, at alam niya kung ano yung inyuutos sa kanya sapagkat laging meron siyang panahon para makipag-encounter sa ating Panginoon. Ganun din po tayo, kapag ka may panahon tayo para makapag-encounter sa ating Diyos, ay hindi mahirap na gawin kung ano man yung pinagagawa niya sa atin. Hindi mahirap pakinggan kung ano talaga yung nais ng Panginoon na gawin po natin. So napakahalaga nung ginagawa po natin yung Encounter God Retreat, at nawa hindi maging isang programa lang ito. Kasi kapag ka naging isang programa, hindi siya naging isang system talaga ng buhay natin, ay tuwing
meron lang AGR na magiging very passionate tayo sa ating Panginoon. Salamat sa Grace the Christ Center Church ay every Sunday may AGR tayo at maging doon sa mga gatherings po natin, life, prayer, meeting, DIY, at maging sa mga care group ministries po natin or OSG, online study group. Talagang na-encounter natin ang Panginoon. Alam niyo po, excited ako lagi sa ganitong magawain. Kahit noong sa pamamagitan pa ng UF City, sinuan, madalas nasa Isabela kami, nagkukundak ng EGR, Pangasinan, Bulacan, alam ni Ninang Olive yun, Nueva Ecija, hanggang doon sa Cagayan. At nandito yung ating tagapagsabi kung saan, Pastor, dito po kayo ma-assign ngayon, si She, ano po, si Twin Tower. So at may mga pagkakataon na napakasarap sapagkat hindi pa nag-uumpisa yung encounter, yung EGRI, nagmamanifest na yung makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. May mga pagkakataon naman na ang Diyos ay iibahin niya na yung message sapagkat parang yung mga umaattend doon sa EGR ay hindi sila ready. Pero kapag ka nagpaawit na po kami noon, nung mga wala pang kanil, wala man lang taga-tugtog, acapella lang doon sa mga pinupuntahan naming lugar. Pero kapag ka pinaawit na yung, as the deer panted for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire and I long to worship. Di biglang bababa yung makapangyarihang spirit ng Panginoon. Mag-iiyakan na po yung mga dating nakaupo doon sa likod. Bigla silang maglalapitan doon sa harap. No po, sapagkat nandoon yung napakatinding pagkilos ng ating Panginoon. At pinapatutuon ng mga churches na kung saan umaattend doon sa mga EGR na kinukonduct noon ng Aldersgate through UFCTC, no po, ay talagang nai-empower sila. At naniniwala ako na ang Panginoon, i-empower tayong lahat ngayon na masigit pa sa dati. Gagamitin yung overflow sa mga awitin at mamaya si Pastor Cookie at maging yung mga naka-assign na mga facilitators. Alam niyo po itong nag-iisang text na to na aking gagamitin ngayon. Si Jesus ay galing doon sa mga mahalagang ministries. Ano po? Pagod na siya nung sinundang araw at maging doon sa gabi na dahil gumaling yung biyanan ni Pedro at maraming mga tao yung pumunta pa doon sa tahanan na kinaroroonan niya at pinagaling din niya sa iba't ibang mga karamdaman. Pagod na siya. Late na siyang natulog. Sino yung late natulog kagabi? So praise God, nandito pa rin kayo. But late night did not keep Jesus from his appointed meeting with his Father early the next morning. Yes, sapagkat dyan siya huhugot ng panibagong lakas mula sa kanyang Ama. Dyan siya kukuha uli ng panibagong revelation. So kanya, sana all, di ba? So sinasabi na yung Isaiah 50 chapter 4 nasa screen natin is a prophetic description about God's righteous servant as he meets the Father morning by morning. Sapagkat sabi na Isaiah sa revelation ng Panginoon, Sovereign Lord has given me a well-instructed tongue to know the word that sustains the weary. He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being instructed. So ito ay isang prophetic description or revelation, no po, na para kay Jesus Christ. At sa lahat ng mga napakahalaga sa kanila na ma-encounter yung Panginoon sa isang special na kaparaanan. Sapagkat yung Diyos ay napaka-special para sa atin, napakahalaga na maglalaan tayo ng sapat na panahon para sa Kanya. So brothers and sisters, going back to our text, after that early morning encounter with God, Jesus demonstrated God's powerful presence. Kanya,
Pinipigilan pa siya noon na umalis. Ngunit ang layunin ni Jesus ay hindi ma-amaze. Bakit sa tuwing magpapagaling si Jesus ay sinasabi niyang huwag mo munang ipagsasabi kahit na kanino, sapagkat ayaw niyang ma-highlight muna yung miracle, sapagkat mas gusto ni Jesus na ma-highlight yung kanyang salita. Mas gusto niya na yung mga tao ay maranasan yung kapangyarihan ng kanyang mga salita. At yun yung layunin kung bakit pinipigilan pa siya noon ng maraming mga tao, sapagkat mapopokus sa miracle yung mga tao, hindi sa kanyang mga salita. Kanya siya umalis. Ngunit hindi pa rin mapigilan yung kapangyarihan ng Panginoon na nasa kanya, at napakarami uling mga pinagaling doon sa lugar na yun. Mamaya, didiscuss ko po yun. So question, my dear brothers and sisters, why do we need to encounter God regularly? Bakit kinakailangan? So tatlong bagay po, kinuha ko na rin yung AGR. Yan, para hindi natin makalimutan. Letter E, to experience the empowering presence of God. So si Jesus, kapag na-encounter niya yung Panginoon doon sa secret place na sinasabi ko kanina, ay nararanasan niya yung pag-empower sa kanya ng ating Panginoon. Maging tayo po doon sa mga place kung saan nagwo-worship tayo sa ating Panginoon, yung banal na Espiritu ay hindi niya pinagkakait. Madalas na karanasan ko po yung karanasan nating lahat, sapagkat doon natin kinakatagpo yung spirit ng ating Panginoon at nararanasan natin yung double portion of anointing o anumang mga pinagkakalob ng Panginoon para ma-empower tayo. Kanya nagiging maalab yung pagsamba natin, nagiging maalab yung mga panalangin natin, nagiging maalab yung declaration. Kanya may mga taong kapag ka nakausap natin ay nararanasan din nila yung presensya ng Panginoon. So yan po yung kahalagahan na pinapaunawa ng Panginoong Jesus, the Lord Jesus Christ, to experience the empowering presence of God. Pangalawa, letter G, to get along well with the incomparable God. Na talagang walang, yun bang, intimacy, maging very intimate doon sa Diyos na walang kapantay, Diyos na kamangha-mangha, Diyos na talagang kapag ka nakatagpo natin ay halos ayaw na nating umalis doon sa presensya na yon, at napakasarap ng ganong pagkakataon. At ninanais ng Panginoon na maranasan natin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang biyaya. Kanya nga tayo china-challenge na maging katulad ng ating Panginoong Jesus, sapagkat yun ay napakahalaga. Hindi ko na i-discuss na mabuti yan, ano po. Basta ang mahalaga dito ay tina-challenge tayo na maging intimate sa ating Panginoon. Napakahalaga po. Kapag ka-intimate tayo sa ating Diyos, ay imposible na hindi natin magawa yung mga pinagagawa ng Panginoon. Sapagkat yun yung humahamon sa atin para lalo pang mag-worship, lalo pang ipahayag yung pagliligtas ng ating Panginoon. Number three, nasabi ko na po dati to release the vibrating power or message of God. Una kong narinig itong vibrating power kay Pastor Mina, kay Dr. Mina, no po, during doon sa Shepherd's Palace, no po, nung kami ay umattend noon. Anong dinaluhan natin noon? Ha? Order of the Flame, no po. At alam ko na ganyan yung karanasan ni Jesus, sapagkat na-encounter niya yung powerful na presence ng Panginoon. Kapag naglalakad na siya, nagbabibrate na yung presence ng Panginoon, yung mga messages na dinadala niya, nagbabibrate na. Kapag sinabi niyang, get up and heal and be healed, be healed, ay nagbabibrate yun. Kanya maging sina Peter, di ba? Nung naramdaman nila, nung na-encounter nila yung powerful presence ng Panginoon, napakarami ring mga gumagaling. At yung kapangyarihan na yun ng Diyos ay sapat pa rin sa mga panahong ito. Dati may tinanong ako sa isang lecture na po. Sabi ko, bakit hindi natin nakikita sa banal na kasulatan during daytime na nananalangin si Jesus? Kadalasan gabi, o kadalasan madaling araw.
So bakit hindi nananalangin si Jesus, ano po, hindi natin nakikita kapag ka araw na, nagde-declare na lang siya. Yes, hindi na po natin nakikita yon sapagkat tuwing araw na ganito, yon yung time na dinedemonstrate na niya yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, kapangyarihan ng Diyos, because He was releasing the power that He has absorbed during His encounter with God. So yun yung panahon. Ano tinuturo sa atin nito? So after na ma-encounter ni Jesus yung presensya ng kanyang Ama, ay doon sa verse 30, tumayas yung demonyo. Doon sa verses 40 to 42, nagpagaling siya ng paralitiko. No po. At doon sa Mark, ayan, nagpala silang demonyo, verse 40. Then iba't iba pa hanggang doon sa Mark chapter 2, verses 1 to 12, nagpagaling siya ng paralitiko. Kaya tungin yung verses 40 to 42. At ganun din yung mga early believers na po na sinabi ko kanina, kahit saan man sila pumunta, kasi yung natutunan nilang makipag-encounter sa Panginoon after the Pentecost, kanya kahit saan sila pumunta, yung vibrating power and presence ng Panginoon nararanasan nila. Ano, nakarang Aldersgate Empowering Conference, ang dami pong pinagaling ng ating Panginoon. Ang daming mga testimonies na pinagaling ng Panginoon. Kasama na si Director Tak. Hindi po, ba't ngayon po ay nakapag-a-attend na siya doon sa Palmera, lalo na doon sa ministries ng Palmera. At may mga pagkakataon na kausap ko po siya, tinatawagan para maipanalangin. So purihin ang ating Panginoon. So pwedeng tawagin uli yung worship team natin, malapit na po akong magtapos. So minsan, nag-walk in po ako sa isang gym. Panaykwento ko na rin sa UFCTC ito. So nakamotor ako, habang nagdadalaw po ako, may nadaanan akong isang gym. So and then nag-inquire ako, pero ang purpose ko po doon ay makapag-pray doon sa gym na yon. And then nung magpakilala akong pastor, pumayag sila na may pag-pray ko sila, na po yung may-ari saka yung nag-gym ng mga panahon na yon. Pero may purpose pala ang Panginoon. Nag-share ako ng gospel, maikli lang. Pero alam nyo, habang sineshare ko yung gospel, ay nag-iiyakan na kaagad, kahit yung mga lalaki na nandoon. So nagkaroon ng encounter yung nasa gym, doon sa presensya ng ating Panginoon. Pinaawit ko yung He is Lord. Hindi man nila alam yung paulit-ulit kong inaawit hanggang sa sumasabay na sila doon sa pag-awit. And then, nag-pray po ako at iyak na sila ng iyak. At hanggang sa na-request na, sa Santo Niño yon yung sinasabi ko. At hanggang sa sabi nila, na-request na nila Monday noon, kung pwede bang every Monday ay pumunta ako doon sa lugar na yon. At hanggang sa yung may-ari, binless, no po, at nagkaroon pa siya ng panibagong gym uli na kung saan ay pinabless po sa akin. Ba't ko kinukwento ito? Kasi yun yung panahon na talagang ako at yung church kung saan ako nakadestino ay laging nakikipag-encounter sa ating Panginoon. Kanya saan man kami pumunta noon, daladala yung presensya ng ating Panginoon. At one time, dumalo ako sa isang miyembro ng church doon. Sabi niya, Pastor, meron pong Pastor Robert na pinag-chichismisan ng mga nagwawalis dyan sa kalsada. Kau po ba yon? So then, tinuklas niya uli. Ako nga pala. Kasi yun pala yung mga nag-a-attend doon sa gym. Noong saan ay. So magandang pag-chismisan, ano po, yung ginagawa ng Panginoon. Kung may encounter tayo sa Panginoon, maraming mga tayo mag-chichismisan din doon sa gagawin ng Panginoon sa kanilang mga buhay. So don't neglect our secret place with the powerful God. Yun po yung, at patuloy na ma-encounter pa natin ang Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at may gagawin pa ang Panginoon bago po matapos itong slot na ito ng opening worship. Hallelujah, patuloy tayong manatili.
Spirit to just continue to invite you, God, in this place, hallelujah. Pumikit lang tayo sa mga sandaling ito. At habang naririnig natin itong napakatamis na musika, personal na lumapit po tayo sa Panginoon. Ipahayag mo ang iyong personal na pagpupuri sa Diyos. Ipahayag mo iyong pagpapasalamat. Pahayag mo ngayon, tignan mo sa iyong spiritual na paningin. Nakabukas yung Holy of Holies, pinapayagan ka ng Panginoon. Kung dati walang nakakapasok doon sapagkat mamamatay yung makapasok doon na may pagkakasala at walang taong perpekto, ngunit sa kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus, ay napunit na yung tabing na nagahati doon sa court at sa Holy of Holies, meaning pinapayagan kanyang pumasok ngayon. Sabihin mo sa iyong ama, sabihin mo sa iyong ama ngayon. Sige, magsalita ka sa iyong ama, personal, pagpapasalamat, pagpupuri, yung mga desire ng iyong puso. Yes, Lord God, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Abba Father, Jesus. Yes, Jesus. Yakapin ninyo mga anak ninyong naririto ngayon. Yakapin niyo po sila, more of your presence, O Holy Spirit. Sikarabaka di baka sambara, baka di baka samba. Rapa, 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 sikaraba. Yes, Lord. Pakinggan niyo po yung kanilang mga personal na pagpupuri. Sige po, isatinig ninyo yung mga sinasabi niyo sa Panginoon na purong pagpupuri sa Kanya, at hanggang sa mamaya tatapusin natin sa prayer blast yung prayer na ito. Sige po, ano man yung pagpapasalamat ninyo personal, pang pamilya,
maging dito sa Grace, the Christ-Centered Church, o sa Body of Christ. Sige po, sabihin ninyo sa inyong Ama ngayon, sa inyong Abba Father, nakikinig siya. Pagbilang ko ng tatlo, sabay-sabay, manalangin po kayo. Huwag kayong mahiya. Huwag niyong pigilan ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Yes, Lord God, Abba Father, thank you so much. Thank you so much for your awesome presence in our midst. Thank you so much, Abba Father, for your overflowing love. Thank you, Jesus, because you are our powerful Savior, our Lord and Savior. And your name is great. Your name is very powerful. In your name, there is healing, O Lord God. There is joy. There is peace, O Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your awesome presence in this place. More of you, O Holy Spirit. Embrace your people. Empower us and we'll be able to encounter you, O Lord God, for this God encounter retreat today. Thank you, Lord Abba. Thank you. Thank you, O Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat sapagkat lahat ng mga anak ninyong naririto ngayon ay kinakatagpo po ninyo, niyayakap ninyo, at tulad ng dati, wala po kayong lalagpasan isa man sa lugar na ito. Aming Panginoon, nakabukas ang durungawan ng kalangitan at kanina ko pa nakita ang iyong mapagpalang kamay na nakayakap sa buong lugar na ito. Aming Panginoon, yakap-yakap niyo po yung bawat isang anak ninyong naririto ngayon. Marami po kayong gagawing kamanghamanghang bagay, aming Panginoon, sa kabuuan ng gawain sa maghapong ito. Lord, pagagalingin niyo yung may mga karamdaman, pagagalingin niyo po yung may mga spiritual na karamdaman, yung may mga emotional pain, aming Panginoon, pagagalingin niyo po ng lupusan, sapagkat ang lahat ng karamdamang yan ay illegal sa sino mang nagtitiwala sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ayaw po namin ng illegal na kalagayan sa buhay po namin, yung karamdaman na yan, mga kasalanan, iba't iba pang mga bagay na walang kabuluhan sa inyo, aming Panginoon, at ang lahat ng ito ay papawiin, pagagalingin po ninyo, sapagkat kayo ay Diyos na kamangha-mangha, tayo ay Diyos na punong-puno ng kapangyarihan, o aming Panginoon. Lord, salamat sa mga ministering angels na nakapalibot sa buong lugar na ito, na nagmi-minister sa inyong mga anak, at hindi po magwawaka sa aming Panginoon sa araw na ito, magpapatuloy yung kanilang pagmi-minister. Lord, salamat sa mga warring angels na nakapalibot sa lugar na ito, maging sa mga tahanan po namin, aming Panginoon, upang magbigay ng proteksyon. O Lord, let your walls of fire cover this place and give us complete protection, O Lord God. Thank you, Abba Father. Thank you once again, Jesus Christ, our Lord and Savior. And thank you, Holy Spirit, for your overflowing presence, love, and joy to each and every one of us today. Lord, gusto po naming maranasan pa hanggang mamaya yung mas matinding gagawin ninyo. Salamat, Lord, salamat sapagkat sinasabi nyo marami kang mga sorpresa na ipagkakaloob sa bawat isang naririto ngayon. Sa'yo po ang kapurihan at ang karangalan sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Amen! Hallelujah! Sino po ang pinagpala? Yan. Patingin nga po ang magagandang ngiti kung talagang pinagpala. Yan. Thank you, Lord! Sa pangalan po ng Grace, the Christ-Centered Church, wine-welcome po namin ang bawat isa na nagbigay ng panahon, nag-priority sa gawaing ito para makasama namin dito sa ating Encounter God Retreat. Second, I would like to congratulate each and everyone. Tatanungin nyo, bakit Ate Emmy? Ba't may congratulations? Pakitapik nga po yung mga nasa right side nyo. Kung wala po kayong matatapik, tapikin nyo po yung sarili nyo. Sabihin nyo, congratulations. Kasi
the very first time na mag-yes ang overflow sa ating praise and worship. The very first time na mag-yes ang Pastor Cookie na gamitin ng Lord para sa message today. At the very first time nung mag-register kayo, God is already preparing a reward, a surprise para sa ating lahat. O hindi po ba talagang nakaka-congratulate yun sa sarili natin? Kasi talagang nag-desisyon tayo na unahin ang Panginoon. Kaya maraming maraming salamat po. Ihiramin ko yung sinasabi ni Pastora Joan Valenzuela. I thank the Lord for allowing us to be present in His presence. Yan. Basta lahat po tayo nakafocus lang sa Panginoon. Taas nyo nga po yung ating mga kamay. Sa tulong at biyaya ng Panginoon, bukas ang aking puso, bukas ang aking spiritual eyes para makita ang nakahandang reward, ang nakahandang miracles ng Lord para sa akin. Tatapusin ko ang lahat ng session. Hindi ako uuwi para wala akong maiwan at malampasan. Yan. Thank you, Lord. So, once again, I would like to welcome each and everyone and congratulate. Sit back, relax, and be expectant, be excited sa gagawin ng Lord sa buong maghapong ito. Thank you po. All glory to God. God bless everyone. Wow! Excited ba kayo? Nararamdaman nyo ba? Ako kasi, umpisa pa lang pagsamba, talagang damandama ko na yung presensya ng Panginoon. Gusto nyo po bang ma-blessed? Gusto nyo po bang sahurin lahat ng pagpapala na ibibigay ng Diyos ngayong araw na to? Amen? So lahat po, nung gustong makasalo ng maraming maraming blessing ng Lord, mag-move po kayo dito sa harapan. Kasi usually kapag nagbato ng impartation, ng blessing, declaration, and everything, yung mga harap na nasa harap, nasasalo nila lahat, walang natitira sa likod. Gusto nyo bang walang matitira sa likod? So may mga bakante pa po dito. I encourage you, mga kapatid, please move forward. There are still seats, slots available here. So purihin po ang Panginoon. Kung magbato, kung magbaba ng fire ang Lord ngayon, saluhin nyo po, sambutin nyo. Ayan, no, open, open. Kasi mamaya may mesa nindun eh. May harang. So praise God. Purihin ang Panginoon. Some ano lang po, mahahalagang paalala sa pagpapatuloy ng ating gawain. Sabi po dito sa reminders, nandiyan na ba? Ayan. Unang paalala, maghanda at maging masaya sa pagharap sa Diyos. Yan. So pagpunta natin dito, alam nyo ang kailangan baon-baon natin kapag tayo ay pumupunta sa secret place ng Panginoon. Yung isang pusong bukas na bukas, pusong masayang-masaya, punong-puno ng kagalakan, pusong handang-handa, pusong nagwa-welcome sa ating Panginoon. Wala dapat barriers, wala dapat hadlang. So, iset aside na natin yung mga hadlang. We have a full day today. Napakaganda po nung ating paksa na pag-aaralan sa buong maghapon na ito. At katulad nga kanina ng panunumpa natin, walang uuwi ng maaga. Fully provided po tayo today. Praise God. So yan. Number two. Ito ang ating banal na lugar. This is a holy ground. We sang holy, holy, holy kanina. Naramdaman niyo ba yun? Ewan ko, hindi, ako nasa likod ako kasi nagbabantay ako. Pero damandama ko po, bumaba na po yung presence ng Lord. Nandito na po ang Panginoon, ang Holy Spirit. Ito yung banal na lugar na kasama natin ang Diyos. Isang itinakdang panahon para sa Kanya. Kaya tayo ay mag-focus sa Kanya lamang. Huwag niyo po niyo munang isipin yung mga naiwan niyo sa bahay. May kakainin ba sila?
Yung mga ganon, anong gagawin ko mamaya, bukas, mga ganon. Yung problema natin, pag humarap tayo sa Panginoon, all our heart, no? Mind, body, soul, and spirit. And then, pumunta sa mga sessions sa takdang oras. So, meron po tayong free-flowing po ang ating activity ngayon. Ibig sabihin, may timing po tayo. So katulad ngayon, nandito po tayo sa pag-remind ng mga house rules natin. Susunod po dito immediately yung ating session 1. And then, meron po tayong lunch break ng 12 to 1 p.m. Mamaya i-remind na lang po namin yan sa inyo. So, meron pong magpapaalala sa atin, kunyari lunchtime, 1 o'clock, we have to go back. So let us be prompt. This is for the Lord. We are not doing this para sa atin, or we are not doing this because of GTCCC. Let us have that perspective, that mindset, that everything we do is for the Lord. Amen? So, amen. Tapos, maghanda po ng inyong panulat, ballpen, notebook at Biblia para sa mga session na kung saan babanggitin ang ating mga biblical references. Maganda din po na tayo ay nagsusulat para meron tayong babalikan kung gusto nating mag-review. Next, ilagay sa silent mode ang inyong cellphone. Wala munang calls. No? Silent mode. Huwag tingin ng tingin sa cellphone. Tapos, iwasan ang walang kabuluhang pag-uusap sa panahon ng session. No talking, please. No? Let us allow each and everyone to really focus. Kasi yung iba talagang focus na focus siya makinig. Tapos kung kinukwentuhan mo naman, daldal ka ng daldal, hindi siya makafocus. So let us not rob our seatmates of those time with the Lord. So syempre ganun din tayo dapat. Susunod, huwag magpalakad-lakad sa panahon ng session. No loitering. No, hindi na po tayo mga bata, no? Hindi namin kayo sasawayin. Wala kaming marshal dito na ano. Dapat, we are responsible, we are children of the Lord. Kung meron mang excellence na ine-expect sa atin, sa anumang panig ng mundo, dapat dito yun when we are with the Lord. So yan po ang ating mga paalala. Again, let us be ready and be expectant sa mga gagawin pa ng Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Hello po. Good morning. Pastor Edric po. At ang aking role po ngayon ay introduce po natin po ang ating anointed servant of God. I think this is third, fourth time, Pastor Cookie. Ganun po siya kamahal ng grace, no? Ganun ko siya ka-in-demand sa ating church. So, Arlene Joy C. Puno, or Cookie, came to know Jesus Christ as Lord and Savior during her college days on the semester before graduation. She received a call to become a missionary during a retreat, and her life was never the same. She worked as a ministry affairs coordinator at her home church. After graduating from college, she then went on several short-term mission trips with Jesus Revolution Now, JREV. In 2009, she pursued a master's in education, majoring in educational technology at UP Diliman, and graduated with academic excellence in 2012. She joined Life Growth Incorporated, LGI, in 2009 and continues her ministry work as its executive director. She is also one of the founder of LGI's prayer arm, Windwatch, a Holy Spirit ministry, 2007. In 2020, she was commissioned as one of its pastors. She was a former Christian Education Chair and Nurture Chair of the Puno United Methodist Church. She continues to serve as one of its worship leaders. Before. Cookie and her husband, Charles Puno, have been happily married since 2012 and have three beautiful children, a daughter named Jordan Caris, and two sons named Zachary Caleb
and Christopher Arthur Isaac. In 2023, she was also commissioned together with Pastor Charles as deacon under Global Methodist Church. At sa pangkasalukuyan po, sila po ay naglilingkod together with Pastor Charles, Pastor DJ Alcantara, and Pastor Gurley Bangonan sa kanila pong church ay Encountered Church Ministry. So brothers and sisters in Christ, friends, let us welcome the Holy Spirit sa buhay ng atin pong anointed servant of God, Pastor Cookie Puno. Tayo po itong mayon lahat and tayo po ay manalangin. Can we extend our hands before Pastor Cookie? Let us pray. Abba Father, this is your time to use mightily, victoriously, Pastor Cookie. We just want to declare and release your full anointing before her. Grant her wisdom, knowledge, and understanding, the joy of giving your anointed words, prophecies, sa bawat sapo sa amin. This is our prayer, this is our declaration, in the mighty name, the sweetest name, the most powerful name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Praise God. Thank you, Pastor. Thank you very much. Pwede na po kayong umupo. Ayan. So we're so blessed po to be here. Ako po ay, sabi nga ni Pastor Edric, I'm here as a representative of Life Growth Inc. And the seminar that I'm going to share with all of you is called Breaking Through. Can you say Breaking Through? Ayan, this was written by or developed by Reverend Bernadette Amistoso Morales, and yours truly will be facilitating this for you. Paano ko po i-control? Sila na. Okay. Next. Okay. Sige po. So for those of you po na hindi kilala ang Life Growth Inc., we are a non-stock, non-profit organization that was established in 2003, and it is managed by Christians committed to change people's lives through cutting-edge and cost-effective service delivered by compassionate and competent professionals. So, baka meron po sa inyo, alam niyo po yung Windwatch or PLS. Ayan po ay mga ministries ng LGI. So, praise God. Today, for our session outline, if we can go to the next slide, please. Ayan po. So, nakikita niyo ba? Meron po tayong limang tatalakayin. So, the first one is encountering the God of the breakthrough, becoming breakthrough-minded, breaking through in our relationships, developing breakthrough disciplines, and pursuing a breakthrough destiny. Ang tanong ko po, sino po dito ang may gusto ng breakthrough? Amen? I think lahat naman po tayo. Actually, it's very much, nagagamit natin yan sa church. No? Breakthrough, breakthrough, breakthrough. And it's important for us to understand ano ba yung ibig sabihin ng breakthrough. At papaano ba tayo makaka-experience ng breakthrough. Amen? Yun po ang tatalakayan natin today. So, first, we're going to encounter the God of the breakthrough. Yan. So we're gonna look, ano ba tong breakthrough na to? Bakit lagi siyang ginagamit? Bakit lagi nating sinasabi? When we pray for people, when we ask for prayer, Lord, I want a breakthrough. Diba? We want breakthrough, Lord. So let's see. In our text for today, it's from 1 Chronicles, chapter 14, 8 to 17. Let me read parts of it. Verse 8. When the Philistines heard that David had been anointed king over all Israel, they went up in full force to search for him. So nung na-anoint na si David, hari na ngayon siya ng Israel, hinahanap na siya ng mga Philistines. Now the Philistines had come and raided. Raided the Valley of Rephaim. Sabihin nga natin, Valley of Rephaim. So David inquired of God, shall I go and attack the Philistines?
"Will you deliver them into my hands?" And the Lord answered him, "Go, I will deliver them into your hands." Ano ba tong Valley of Rephaim? No? Tingnan po natin sa next slide kung makikita natin. Ito po yung itsura nun, ano? Yan ang Jerusalem. Kita niyo po ba? Jerusalem, Gibeon, at ayun yung Valley of Rephaim. Okay? And actually, the Valley of Rephaim is the Valley of the Giants. Everybody say giants. Ayan. So for many years, no, the Philistines, kilala naman natin si Goliath, di po ba? Isa siyang Philistine at isa siyang giant, no? So yung mga Philistines, they were giants, and hindi matalo-talo ng mga Israelita ang mga Filisteo, no? They were unbeaten in the eyes of the Israelites. But David, the new king, had an ally that was more powerful than the strongest armies. And that ally was God. So, nag-pray si David, sabi niya, "Lord, should I attack these Philistines?" At itong mga Philistines na to ay mga higante. I want you to think of it this way. These are the situations in your life that seem to be impossible. Parang walang solusyon. Or imposible na ma-solve yung problema na to. I don't know, meron ba kayong mga ganun ngayon? There are things in your life that seem not just difficult, hindi lang mahirap, imposible pa. And those are the giants in our lives. And yung mga Philistines, nandun sila sa Valley of Rephaim. At itong si David, matapang siya. He was courageous. Because sabi niya, nakatalo na ako ng giant dati. At hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ngunit sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Kaya ang lakas ng loob niya, imagine sabi niya kay God, "Ano, lulusubin ko na ba?" Amen? Sino ditong ganon? "Ano, Lord? Haharapin ko na to eh. Ano ba?" Hindi sa may inaaway tayong tao. Ah. I'm talking about the giant problems in our lives. And most often than not, no? Pagka nakatapat ka na ng isang napakalaking bill mula sa ospital, or when you're faced with a disease, sakit na malubhang sakit, di ba? Parang mas gusto nating tumakbo. Tama po ba? O, ako lang ba yun? Di ba? Usually gusto nating umiwas. Gusto natin na to be as far away from giants as possible. In fact, sometimes, "Lord, kaya ako maniniwala sa'yo para wala na akong haharaping problema sa buhay." Pero mga kapatid, hindi po totoo yun. Just because we are Christians, it does not mean that we will not face giants in our lives. Amen? Nagkakasakit pa rin tayo, namamatayan pa rin tayo. Kumakain tayo, kailangan natin gumastos, kailangan pa rin natin ng pera. May mga anak tayo na kailangan natin pag-aralin, pakainin. Amen po ba? And every day in our lives, we face giants. Amen? So huwag na tayong magtaka, "Lord, bakit ganun? Bakit may giant? May imposible." Meron talaga. Amen po ba? And the problem is, sometimes we believe that because we've become Christians, wala na akong haharaping masama sa buhay ko. Kaya pag merong masamang nangyari, galit na tayo kay Lord. Amen po ba? Sinong ganon? Huwag niyo na sabihin. Di ba? Yung talagang, "Lord, bakit ganon? Nagpe-pray nga ako eh. Dito nga ako sa Grace. Nag-a-attend pa ako nung OSG. Nag-a-attend pa ako nung Breakthrough. Lahat na ina-attendan ko. Nag-Aldersgate pa. Bakit ganito?" Amen? Aminin. Di ba? Pero mga kapatid, ito po ang sabi ng Panginoon. Di ba sabi nga ni Pastor Robert kanina, Jesus is our
hindi naman idol, pero Jesus is, siya ang halimbawa para sa atin about breakthrough. And remember, Jesus said, in this world, you will have trouble. Sasabihin ko ulit ha, in this world, you will have trouble. Nako, Pastor Cookie, ayoko pa naman ng trouble. Ayoko pa naman ng mahirap ng mga sitwasyon. But that's not the end of the sentence. Sabi ni Jesus, take heart, I have overcome the world. Just as David was able to overcome and slay giants, so can you. Naniniwala po ba kayo doon? As we go through this part, isipin, ano ba yung mga giants sa buhay ninyo? What are your giants? Next slide. Even in the face of giants, David was not rattled. Sino ditong mabilis magpanic? Di ba? Nakakapanic eh. Ito na yung due date. Si Judith, no? Ito na siya. Lord. Di ba? At syempre, pag meron kang mahal sa buhay na kailangan mong ipa-ospital, kahit wala kang pera, no? Parang, alam mo, hayaan mong mamatay. Amen, right? But David was not rattled, mga kapatid. He did what was instinctive or yung kinasanayan niya buong buhay niya. At ano yon? Inquire of the Lord. Lord, sabi ni Pastor Robert, kaya si Jesus, wala na, pagkatapos niya mag-quiet time sa umaga, wala na siyang pray, declare, be healed. Wala na eh. Na-inquire na niya kay God. Alam na niya kung anong kailangan niyang mga gawin. Amen? David knew that even as king, he didn't have enough power or resources. Sometimes we think we're so strong. Sometimes we think we are so wise. Sometimes we think we are so rich. Pero si David nga hari eh. Hindi siya mayabang. Sabi niya, kailangan ko yung Panginoon. Hindi niya inisip, kaya ko yan. May army naman ako eh. Amen? So if King David asked God for help, how much more you and me? Amen? Maybe sabihin niyo, kasi Pastor Cookie, si King David yun. Baka favorite ni God si King David. Mga kapatid, walang favorites ang Panginoon. So if God answers David's prayers, God will answer our prayers. The question is, do we go to God for everything? Or kinakaya natin? Tapos pag hindi na, ayan na, hindi na nat, Lord, or galit ka na kay Lord. Lord, ba't di mo ako tinulungan? He needed the King of Kings to tell him what to do. He needed to seek the will of God. Amen? Sabi nga ni Pastor Robert, that's the key, the secret place. The secret is the secret place. And when I was listening to that, Lord, that's so true. Especially pag nasa ministry ka, busy eh. But the secret is the secret place. And David's secret was that he went to the secret place. Hindi nagmarunong ang David. Amen? Tayo kasi mahilig tayong magmarunong. Tama po ba? Tama. Or mahirap tayong dumiskarte. I have been married for 11 years, going on 12. So I know na ang mga lalaki mahilig dumiskarte. Tama po ba? Tama, di ba? Kasi pamilya mo yon. I see that in my husband. Gagawan niya ng paraan. Basta lang, alam mo yon, makaraos kami, mabayaran namin, lahat-lahat. Gagawan ko ng paraan. Yun ang kanyang moto. And then we always remember, hindi pala natin kailangan
gawin yun. We have to pray first. Amen? Men of God? It doesn't mean na wala kayong gagawin, but it means we ask God first. Because the strategies that we think of, baka hindi naman yun ang strategy ni God. Ituloy po natin. In verse 11, the next slide, ayan. So David and his men went up to Baal Perazim. Kasi sabi ni God, go! Diba? Nagtanong siya eh. Sabi ni God, go. O sige, punta tayo doon. And look at this. His men went up to Baal Perazim and there he defeated them. He said, as waters break out, God has broken out against my enemies by my hand. So that place was called Baal Perazim. The Philistines had abandoned their gods there and David gave orders to burn them in the fire. Mga kapatid, Baal Perazim means God of the breakthrough. Yes. Next slide, please. Baal Perazim or Paras means to breach or break, whether through something out of something or something into pieces. It means to breach or bursting forth. Yun ang ibig sabihin ng Baal Perazim. And you know, ang ganda nito, no? Baal Perazim means owner of breakings through. Kapatid, what is the secret to breaking through? The secret is you have to have the God of the breakthrough with you. Amen? He is the one who will break through. At sabi, He has broken through my hand. Si God ang nagbigay ng victory at ng breakthrough, pero kinasangkapan niya si David. Ano ibig sabihin nun? Aba, nakipaglaban pa rin si David. He took up his sword, nag-strategize pa din siya, pero yung victory or pagkapanalo nagmula sa God of the breakthrough, sa Panginoon. Tingnan natin to in the next slide. Ayan, no? As waters break out, God has broken down my enemies. Sinong may enemies dito? Huwag tao, ha? Huwag tao. You know, syempre during that time, that was a time of war. But now, wala namang war. And we know that God loves every person. So ayaw naman na, dapat hindi natin prayer na, sana Lord, patayin mo na siya. Dapat hindi ganun yung prayer natin, ha? Okay, as waters break out, God has broken down my enemies by my hand. God of the breakthrough. In the next slide. The owner of the breakthrough is God. We cannot have breakthrough apart from God. And we need to partner with Him in experiencing our breakthrough. Hindi tayo pwedeng huwantamad. Anyway, nag-pray na ako, Come on, alam niyo yung huwantamad, yung may prutas na nahuhulog. Inaantay na lang niyang mahulog yung prutas. Hindi eh, kasi sabi, God, as the waters break out, God has broken down my enemies by my hand. Meaning, may partnership tayo kay God. May gagawin tayo with God. The problem is, there are two problems. Either we want the breakthrough by our own strength and our own hand. So wala si God doon, no? Or puro si God lang, wala naman tayong gagawin. And that's why today, pag-uusapan natin yung anatomy of a breakthrough. Paano ba? Yun yung, kasi kung ito lang, edi tapos na. That's the breakthrough. Amen? We partner with God. But how? How do we do that? How do we live a life of breakthrough? We need to develop breakthrough disciplines. Amen? Next slide, please. Once more, the Philistines raided the valley. Bumalik. Meron ba kayong ganong problema? Yung akala mo tapos na, victory ka na, tapos biglang bumalik. Ganon din yung nangyari kay David. So David, look at this, inquired of God again. Nagtanong muli.
Hindi yung, ah kasi last time ganito yung ginawa ko eh. Ito na lang gagawin ko ulit. No. He asked God again. He inquired. And God answered him. Ito yung sagot ng Panginoon. Do not go directly after them, but circle around them and attack them in front of the poplar trees. May ibang strategy si God. As soon as you hear, may mga sound-sound pa si God. May mga puno-puno pa. Dati, sige, attack mo na sila. Ngayon, meron pang mga circle around. Antayin mo yung ganitong signal. O, diba? Move out to battle because that will mean God has gone in front of you and strike the Philistine army. In other words, mga kapatid, next slide, please. There are no formulas for breakthrough. Kaya, bakit gano'n? Nagpa-pray na ako. Magpa-pray ka ulit. Amen. Alam ko ang grace every Wednesday, if I'm not mistaken, yung ating breakthrough, right? Bakit pa ulit? Bakit kailangan ulit-ulit and na-pray na? Eh kasi may bago na namang, you know, may bago na namang challenge. And you cannot, eh kasi last time yun yung ginawa ko eh, yun yung sinabi ni God. Our God is alive and we should continue to talk to Him. That's why si Jesus, every morning, pupunta siya sa secret place. Si God na yun, ha? Si Jesus na yun. Pwede niya sabihin, alam ko na yan, Father. Kasi kahapon, ganito yung ginawa natin eh. If you look in the Bible, in the New Testament, in the Gospels, makikita nyo na yung pamamaraan ng Panginoon sa pag-heal ay iba-iba. Amen? Minsan, be healed. Ganun lang. Diba? Minsan nga, wala yung tao dun. Jesus, punta ka naman dun sa lugar namin. Ah, sige, healed na siya. O, diba? Meron pa. Kubuka, may ano-ano pa si Lord. May pasaliva. May palaway pa. Yung may ano, may lupa, may dura ng... May ganun-ganun pa. Iba-iba. Amen. Our God is not a formula. Because our God is alive. Amen? So if you're looking, ayan, meron tayong seminar. Gusto ko lang malaman yung formula. Kapatid, wala pong formula. You will be disappointed. No ba, attend ako ng seminar, wala naman palang formula. What we're trying to learn is to develop that hunger and desire to encounter God over and over again. Amen? Parang worship, no? Nakanta ko na yan eh. Yan na naman yung kanta. Eh, iba naman ngayon, amen. Iba naman, ibang atake naman. Iba naman yung nasa heart mo pag kinakanta mo. Amen po ba? There are no formulas for breakthrough. Amen. Next slide, please. So, in verse 16, David did as God commanded him. Napakagaling nitong haring to. Hindi lang siya naniniwala sa Panginoon, sumusunod pa siya. By the way, you can take notes po, no, dun sa ating workbook, kaya po may space dyan. So David did as God commanded him, and they struck down the Philistine army all the way from Gibeon to Gezer. So David's fame spread throughout every land, and the Lord made all the nations fear him. Brothers and sisters, in the next slide, victory lies in obeying the voice of the King. And not any other king, but the King of Kings. Kaya mga kapatid, pag meron kayo, pag nagpatawag na si Pastor Robert, saka si Pastor Edric pag Sunday, sino pong gusto ng prayer? Lapit po tayo agad. Amen? Because victory lies in obeying the voice of the King. Amen? So I'm gonna give you a few minutes in the next slide. Nandyan po sa next page natin. What do you think are the toughest walls that you have na kailangan mo ng breakthrough? No? Kasi yung visual kanina ni David, as the waters break out, no, parang sumasabog, bumubukas. So tayo, pagka the walls usually symbolize dead ends. Tama po ba?
mga dead end sa buhay natin na hindi natin malampasan. So why don't you write, you know, inside the bricks, ano yung mga kinakaharap ninyo ngayon na kailangan nyo ng breakthrough? Amen? I'll give you a few moments for that. Okay po, tapos na po ba tayo? May naririnig na po akong nagsasalita.
Okay. Are we finished? Mayroon pa po ako nakikitang nagsusulat. Siguro a few more moments. Okay, praise God. So, that's how we encounter the God of the breakthrough. We need to ask. We need to inquire of the Lord. Amen? So, ngayon nasulat nyo na po kung ano yung mga gusto natin ng breakthrough or pinagpipray natin na mag-breakthrough tayo sa mga aspetong ito ng buhay natin. Ano? Okay? Let's go next sa anatomy of a breakthrough. Ayan. So ngayon, mga kapatid, ito po yung mga parts or mga parte ng ating breakthrough. Kailangan meron po tayong breakthrough sa ating pag-iisip, our thoughts, sa ating mga relationships, sa ating mga, you know, kailangan meron tayong disiplina. We have breakthrough disciplines. And we have to pursue it. Hindi tayo dapat nag-give up. Amen? Ayan. So ito po yung gagawin natin today, no? Yan ang parts ng breakthrough natin. Sa ating pag-iisip, sa ating mga relationships, kailangan kasi talaga yun eh, no? Tapos dun sa ating, sabi nga, di ba, breakthrough through our hand. By my hand, sabi ni David. So, sa pamamagitan ng ating partnership sa Panginoon. And then, pursuing a breakthrough destiny. Paano natin sisiguraduhin na breakthrough tayo ng breakthrough? Hindi tayo tumitigil sa isang breakthrough lang. Gusto niyo ba yon? Isang breakthrough lang? Forever? Siyempre, di ba, gusto natin more and more. Amen? So let's now begin with, paano tayo maging breakthrough-minded? Paano tayo magiging, you know, magkakaroon ng pag-iisip ng, may victory in mind, no? Sige, tingnan natin. Next slide po. Next slide. Ayan, we have to unlock the issues of our mind. Titingnan natin yung ating mga traumas, yung ating mga triumphs, at yung mga katotohanang natutunan natin through each one. Lahat tayo, I'm sure, naka-experience ng katagumpayan. No? Tama po ba? At lahat din tayo naka-experience ng something na naka-traumatize sa atin. Tama po? Pero ang maganda dito ay may katotohanan tayong natutunan dun sa dalawang yun. Okay? Yung paggamit ko ng word na trauma is very loose, hindi yung clinical trauma, no? Kasi alam po natin, in psychology, meron po talaga na pag sinabi nating trauma, meron ibig sabihin na clinical, no? Hindi po yon. Pag sinabi lang nating trauma, ito ay mga bagay na nangyari sa buhay natin that were negative, na naka-apekto sa atin negatively. Amen? Okay.
Next po. Sabi po sa Romans 12:1-2, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Dapat daw, dahil sa grabe na ginawa ng Panginoon sa buhay natin, ang offering natin ay ang ating buong pagkatao, ang ating katawan, no? Sabi, "Do not conform to the pattern of this world." Memorize natin to, no? Memory verse to sa Sunday school. Huwag daw tayo maging tulad sa kung paano ang mga patakaran sa mundo. Ano ba yung mga example niyan? Halimbawa, yung, anong tawag nito? Hindi ko maano yung word. Yung pagka nahuli ka, tapos, yes, ayun, maglalagay, ayan. Ganun kasi eh, di ba? Ganun talaga eh, dapat naglalagay tayo. Ganun sa mundo. I'm sorry, Pastor? Bakit number seven? Ah, number seven. sa EDSA bus lane, no? Yan. Sige. So, di ba, parang ganun ang ano natin. Ganun ang patakaran eh. Ganun talaga. Di ba? Tapos, ano pa? Ano pa yung mga pattern? Ano bang pattern sa Pilipino? Tagalog, pattern? Uso, ganyan. Usually, di ba, ano bang uso? Naglalagay tayo. Tapos, ano pa? Kapag inaway ka, awayin mo din. O, di ba? Eh, sa lalaki, nakakalalaki kasi. O, di ba? Nakakalamang siya eh. Dapat, o, di ba? Ganon. Yan yung mga, ang ganda ng word, ganyan ang kalakaran sa buhay. Sa Pilipinas, di ba? Sa mundo. Di ba? Ganyan, okay lang yun. Ganun naman talaga. Pero ang sabi ni Apostol na Pablo, Apostle Paul, sabi niya, huwag daw tayong sumunod dun. Alam niyo kasi, paano ka magbe-breakthrough kung ang katulad mo yung lahat lang ng ginagawa ng mundo? Hindi ka makaka-expect ng breakthrough nun. Tama ba? Kasi pagka ginawa mo kung paano ang kalakaran sa mundo, namili ka na eh. At ang pinili mo, hindi ang Panginoon. Ang pinili mo, yung paraan mo or yung paraan ng mundo. So paano tayo makaka-expect ng breakthrough? Diba? Kware, puro utang. Wala na kasi akong pera, uutang na ako. Kasi ganun sa mundo eh, diba? Tapos pray ka, "Lord, sana may breakthrough. Sana hindi na ako singilin nung inutangan ko." Paano ka naman, paano ka naman sasagutin ni Lord nun? Tama po ba? Amen. Sana merong ano, anong tawag, i-wipe out na lang yung aking utang. Tama ba yun? Eh, umutang ka eh. Diba? Bayaran mo. Hindi yung pagkatapos mo umutang, pray ka, "Pastor, pray naman tayo. Sana hindi na ako singilin nung inutangan ko. Sana the Lord will move His heart." May mga ganun pa tayo. The Lord can turn the heart like a water course. Sabihin ni God, paano ko sasagutin yung prayer mo? Eh, yung solution na ginamit mo, hindi ko solution. Solution mo. Amen po ba? Oh, sabi, sige, si Lord, tas magagalit ka. To si Lord, oh. Hindi sinagot yung prayer ko. Nilagyan pa ako ng interest nung inutangan ko. Ha? Ano na? Nag-backslide na. Hindi nga, galit nga siya kay God, di ba? Oo, tama, galit na siya kay God. Sabi naman ni God, "Eh, wala naman akong kasalanan, ikaw pumili niyan eh." Amen. So mga kapatid, kapag breakthrough. Sa pamamaraan ng Panginoon, hindi yung pamamaraan ng mundo at pamamaraan natin. Amen? So, sabi, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Ang pagbabago, nagsisimula sa isip. Kung paano tayo mag-isip. So, kung ang pag-iisip natin, pag may kailangang pera, utang, paano tayo makaka-receive ng breakthrough? Amen? Amen po ba?
So sabi, para may pagbabago, dapat isibahin natin yung pag-iisip natin. Hindi yung kung paano lang sa mundo, kung, yung nakasanayan natin. Diba? Kung ano na lang. Amen po ba? Then, sabi, you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Hindi mo alam kung ano yung will ni God. Paano yung pag-iisip mo, pag-iisip ng sa mundo? Hindi ko kasi alam eh. Ano kaya yung will ni God? Will kaya ni God na ano? Will kaya ni God na umutang ako ng ganito? Pero pag iba ang ating pag-iisip, alam niyo mga kapatid, kaya ang simbahan, ang dami niyang mga ganito. Encounter God, meron siyang service, meron siyang Bible study. Yung iba, ano ba yan? Ang dami-dami naman. Alam niyo mga kapatid, kailangan kasi natin yun. Nag-iimbak ka. Pag, ang problema kasi minsan iniisip natin, di ba narinig niyo na ba yun, that the church should be a hospital? In a certain extent, yes. But, pag hospital kasi, hindi ka nagsistay sa hospital. Sino dito gusto magstay sa hospital, di ba? Hanggang gumaling, tas aalis na. So, the church shouldn't be like that. Di ba? So, anong nangyayari, mga kapatid? Yung mga tao, lumalapit kay Lord pag may problema na. Which is okay lang. We welcome that. No problem. We pray for that. No problem at all. Yun nga lang, ang problema, minsan ang hirap mo i-explain yung strategy ni God kasi hindi nila alam. Walang naimbak eh. Hindi nila alam yung kapamamaraanan ng Panginoon. Ang alam lang nila yung mga Bible story. Marami na nga ngayon hindi na Kristiyano, hindi na lumaki sa simbahan. 'Di ba? So pag may advice kang ibibigay, alam mo kapatid, dapat ganitong gawin mo. Ayoko niya. Walang sense. Amen. Ganon yun eh. You cannot see how it is good. It does not make sense to you. Pero kung ikaw, hinahayaan mo na ang Diyos ay binabago ang isip mo, kada punta natin sa simbahan, kada kinig natin ng sermon, kada kinig natin ng Bible study, kada pa-pray natin, kada kinig natin ng testimony, may iba palang paraan. Ganito palang pamamaraan ng Diyos. At naiintindihan natin, wow, the ways of God are different from the ways of the world. And that's why we have breakthrough. Amen? Amen po ba? Praise God. Sige, let's, sabi po dito, ano, no? Yung word na transformed and renewing of the mind. Tingnan po natin yung renewal. In the next slide, ano ba yung ibig sabihin ng renewal? Renewal. So, renewal is a change of heart and life. Nagmumula ito sa Greek na anakainosis. And it means a completing a process, an upscaling, make fresh, new, a new development, achieved, paano? By God's power. Not by our own power. Ano na ngayon? Tapos na yung first quarter, no? March. April na tayo. Sino dito? Sinusundan pa nila yung mga New Year's resolutions nila. Magpapapayat na talaga ako. Mga ganon, di ba? Ano na? April na. Parang bumibigat pa ako, Lord. You know, because when we do things in our own power, it's very difficult to do it. But see, renewal or the change, sabi, be transformed by the renewing of your mind. That is something God can do in our lives. Kaya praise God for Grace the Christ Center Church. They are making ways, mga kapatid, para magbago yung ating pananaw at pag-iisip. Nang sa ganon, mas lalo nating maintindihan ng Panginoon ang kanyang mga paraan at mas mapalapit tayo sa kanya. Amen? Hallelujah.
Next step, next slide. We need to keep in step with the Spirit's revelation. Kailangan, ano ba yung in step? Parang sabay yung, sabay, ha? Oh, sabay yung paghakbang natin. Ayan. Hindi yung si Holy Spirit nandito na, ikaw nandun ka pa. Or, isa pa, si Holy Spirit nandito, ikaw nandun ka na. Ang layo. Kailangan daw in step. Sino ditong sumasayaw? Walang nagtaas ng kamay. Hindi rin ako sumasayaw. Pero may beat, ayun, meron. May beat, di ba? Kundi, meron na ba kayong nakita na pumapalakpak tas mali yung beat? Di ba? Parang mali yung palakpak, no? Hindi ka nakasunod doon sa beat. Okay lang yun pag pumapalakpak, pero ang importante naman, dapat sumasabay ka sa hakbang ng Holy Spirit. Amen ba, Pastor? Okay, so tingnan natin, no? Next slide. Ito po ay stages of development. Mula ito sa isang, si Dr. Eric Erickson, isa siyang psychologist. At sabi niya, meron daw tayong 8 stages. Hanapin niyo nga kung anong stage na kayo. Yung una, infant. Meron ba tayong infant dito? Parang wala naman, ano? So yan yung mga 0 to 2. Tapos meron tayong toddler. Ayan. Toddler. Yung mga 2 years old hanggang 3 years old. Yung mga cute pa yung mga anak natin, no? Tapos, meron tayong preschooler. Oh, bagong mag-grade school. Tapos, meron tayong grade school. Meron ba tayo ditong grade school? Okay. Si Angela lang. Tapos, meron tayong adolescent. Meron ba tayong ditong adolescent? Mga youth. 12 to 18, yan. Nandito kayo sa stage na to. Yung nasa gitna. No? Next. Dati nandiyan ako sa stage na yan eh. Palabas na ako sa stage na to. Young adults. Meron bang mga young adults? Ang sakit isipin. Alam nyo, nakailang seminar ako, no? Na puro young adult. Ngayon, nako, palabas na ako ng young adult. Mag-40 na po kasi ako this September. Yes. So, young adult. Yan yung mga, ano natin, mga 18 to 39. Yan. 19 to 39. Tapos yung mga middle age, 40 to 60. Oh, di ba? Tayo yon. Malapit na tayo doon. Malapit na ako doon. And then yung last is older adult. Okay? Mga senior natin. Ngayon, sabi ni Eric Erickson, sa bawat stage ng buhay, meron daw turning point. Okay, may turning point tayo. Na it can either build us up or tear us down. Okay? So kunwari, kung nakikita nyo, no, pagka sa isang edad na to, merong dalawang pwedeng ma-develop, no? And pag-uusapan natin mamaya. Anyway, so meron tayong turning points. So next slide. So, during these times, the potential for growth is high, but so is the potential for failure. Sa bawat stage ng buhay natin, there is an equal amount na tayo ay magtatagumpay at meron ding chance na tayo ay mag-fail. Ano ba yung mag-fail sa ano? Sa bigo, mabibigo. Ayan, tama ba yun? Ayan, no? So, ngayon, depende ngayon kung paano tayo mag-re-respond sa mga nangyari sa buhay natin. So for example, you know, ito naging testimony na sa isang conference namin before. May isang bata na abused physically, sexually by his father. So kung titingnan mo, usually pag ang bata na abuso, no, masisira yung buhay niya. Tama po ba? Siyempre, ang daming trauma, ang daming ano, no? Pero praise God, itong batang ito, napagtanggumpayan niya yon through, you know, nasa church siya, si God, nag-minister sa kanya. At sabi nga niya, pinatawad niya yung tatay niya.
kahit na ganun ang ginawa sa kanya. At sabi niya, ayoko nang magpatuloy yung sumpa ng abuse. Siyempre kasi kung siya na-abuse, di galit siya. Baka may ma-abuse din siyang ibang tao. Sabi niya, I want to cut it off. At ngayon, napaka-ano niya, no? Isa siyang kapatiran natin sa GMC. Very very active in the leadership siya. No? Pero kung titingnan mo, yung buhay niya, dahil nga yun yung na-experience niya, parang, ay, mukhang ano na to, masisira yung buhay. Pero see, there's always a turning point. It depends on how we respond. Hindi natin makokontrol kung ano nangyayari sa buhay natin. Hindi natin mapipili ang pamilya natin. Hindi natin mapipili na nabuhay tayo, na napanganak tayo sa isang marangyang pamilya o sa isang mahirap na pamilya. Hindi natin mapipili yun. Pero mapipili natin kung paano tayo mag-re-respond at kung paano tayo mag-re-react. At dun sa testimony yun, no, itong kabataan na to, kabataan pa ba siya? Or young adult na siya? Namili siya. At sa likod ng, or kahit na na-experience niya lahat ng yun, verbal, sexual, abuse, pinili niyang magpatawad. Kaya ngayon, malaya siyang namumuhay. Di ba? Wala siyang kinakargang galit at you know, yung bitterness sa buhay. Okay, so merong dalawa, no? Number one, the first one is trauma. Ayan. Trauma is an emotional response to a terrible event like an accident, rape, or natural disaster. No? So, nung 2009, nagkaroon ng undoy. 09 ba yun? 09, right? So, ano pa lang ako noon eh? Matagal na yun. Medyo matagal na yun. More than 10 years ago. And, you know, pag nagkakausap-usap kami nung mga pamilya ko, na magkaka-age kami, napag-uusapan pa rin namin yun eh. Kasi, yung pinsan ko, na ano sila, na lumubog yung kalahati ng bahay nila. Tapos hindi sila parang hindi nagkasama sila nagkahiwalay sila nung parent, nung auntie at uncle ko, no? So those are traumas. May mga events na hindi mo naman inasahang mangyari pero nangyari. At malala ang kanyang epekto sa buhay mo. Kunwari, naalala ko meron akong kaibigan na mula sa Cagayan de Oro. Nung time na 'yon, hindi masyado umuulan at hindi bumabaha sa Mindanao. Pero dahil nga sa, you know, nagpuputol na mga puno, etc., binaha sila, no? And di sila handa. Tayo kasi dito sa Manila, medyo, pag ano, sanay tayo sa baha kahit papano. Sila hindi talaga. So they lost a lot of things. And sabi niya nga, there were times nung after nang nangyari yung ulan na yon sa Cagayan de Oro na naririnig niya yung patak ng ulan, inaano na siya, inaatake na siya ng anxiety. Kasi naaalala niya, hala, baka bumaha at baka ito na naman yung mangyari. So, trauma po yun, no? Nakaka-relate po ba tayo? Merong mga ganun eh. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin inasahan, negatibo siya, at minsan naaalala lang natin ng konti, may ibang response na tayo. Okay? So, for example, may iba naman na yung nanay nila, sobra silang pagalitan. So, ngayon, ayaw niya sa mga babae. Galit siya sa mga babae kasi naaalala niya yung nanay niya. Things like that, no? That's trauma. So, this is immediately after the event. There is a shock. There is denial. Kaya minsan, di ba, yung mga iba na, ano tawag ito? Na pagsamantalahan, di ba? Tapos lalabas sila after a year. Tapos yung mga ba't ganyan mo lang sinasabi? Hindi naman totoo, gawa-gawa mo lang yan. Pwede po kasi, pwede rin naman talaga na gawa-gawa, pero pwede rin po talaga na grabe yung trauma nung na-experience niya. Kaya hindi siya, para sa kanya, nangyari ba yun? Meron akong kakilala, kinikwento niya sa akin nung siya ay na-abuse. Parang hindi siya makasalita. Kasi di ba yung sinasabi, ba't di ka lumaban? Di ba? Ganun yung mga sinasabi. Ba't di ka lumaban? Ba't di ka sumigaw? Ba't di ka... Kasi daw, nung time na yon, parang hindi niya mapaniwalaan na, nangyayari ba to? Totoo ba tong nangyayari sa akin?
Ngayon, kaya yung kanyang abuser, ang sabi, hindi, ginusto niya yun. It's consensual. Yun yung sinasabi. Pero ang katotohanan nun, siya ay isang biktima. At hindi lang siya makapagsalita kasi nga, na-trauma, hindi niya in-expect eh. Lalo na kung someone na pinagkatiwalaan. Di ba? So, mag-ingat din po tayo minsan, di ba? Parang, ano ba yan? Napaka-pa-victim naman to. Minsan po talaga, kasi totoo po talaga yon na hindi sila nakakapag-react. No? Hindi sila nakakalaban, hindi sila nakakasipa, hindi sila nakakasigaw. Kasi para sa kanila, totoo ba itong nangyayari sa akin? Hindi ko ma-imagine. Ako, ganito yung nangyayari sa akin. Okay? So that's trauma. The next one is triumph. Everybody say triumph. Or katagumpayan. Ayan. So ito, gusto natin to kasi merong tagumpay or meron tayong mga achievement. I'm sure, pag tumingin kayo sa, you know, you look back into your life, at meron kayong mga maaalala, hindi lang yung good times eh, kundi yung mga, wow, ako yung nag-graduate ako ng may honors, wow, pumunta kami sa ganitong lugar kasi ito yung reward sa akin, you know, mga achievements, mga triumph, amen? At usually, gusto natin yung, sana yung buhay natin puro triumph na lang. Naisip niyo ba yon? Sana puro triumph na lang yung buhay natin. Pero ang katotohanan po, meron pong triumph at meron ding trauma. Okay? Sige, isa-isahin po natin yung mga stages. Ano? Number one, ayan, infancy. Pagka ikaw ay pinanganak hanggang 18, ito daw yung important events. Either makadevelop ka ng trust or pagtitiwala or hindi ka magtitiwala. For example, no, sabi dito, children develop a sense of trust when caregivers provide care and affection. A lack of this will lead to mistrust. So, nagtitiwala yung bata na pag umiyak siya, sasaksakan mo siya ng bote. O kaya, aalo-aluin mo siya, kakargahin mo siya. Ngayon, pag yung bata, hindi mo siya, hinayaan mo lang siyang umiyak. Matututo siya na, wala palang nag-aalaga sa akin. Kahit anong iyak ko, hindi ako tutulungan, no? So yun yung sinasabi ni Eric Erickson na meron tayong na-develop na trust or mistrust. So depende sa kung anong nangyari nung tayo ay bata pa. So isipin niyo, ano ba kamusta ba yung aking nung ako ay pinanganak? Like for example, meron akong isang kaibigan na sabi niya meron siyang insecurities, no? Tatlo silang magkakapatid, siya yung pinakabata. And sabi niya, kasi nalaman niya na yung nanay niya, nung nalaman na buntis, nag-jump rope. So parang sa kanya, hindi ako gusto. Kaya lumaki siya na meron siyang insecurity. Hindi siya pinapaboran, hindi siya gusto nung nanay niya, etc. Okay? So ganun po yung example. Pangalawa, sino po dito yung may mga toddler? Ayan, 2 to 3 years old. Ayan, kung meron ko kayong mga apo or mga anak, no? Ang nadidevelop naman dito ay autonomy or shame and doubt. Dito, yung mga bata, either, wow, kaya ko to. Or, nadapa siya, ay, hindi ko pala kaya, ayoko na maglakad. Mga parang ganon, no? So, niya, either na-develop niya na, wow, kaya ko pala to, kaya ko magsulat, kaya ko mag-color. Or, makita niya, hindi ko pala kaya, mahina ako. No? So, pagka ganon, magkakaroon siya ng doubt sa sarili niya. Okay? Next. Preschool. Ayan. Dito naman, ang mga bata, nagsistart na sila na mag-assert. Kasi nasa school na sila. Hindi na lang yung mga magulang yung nandun, di ba? They have to do things on their own, right? So if maging successful sila sa stage na to, magkakaroon sila ng sense of purpose. Ayan, di ba? Na, wow, I can do this. Or, kung hindi naman, baka meron silang feeling of guilt. Children who try to exert too much power experience disapproval, resulting in a sense of guilt. Pag yung bata, masyado niyang tinutulak yung gusto niya at napagalitan siya, hindi pala maganda may gusto akong gawin. Pinapagalitan ako ni mama sa kani papa. Ganon, no? Okay, next. School age. Dito naman, natututo silang magkaroon ng mga kaibigan.
hindi na lang yung mga magulang ang importante sa buhay nila. Tama po ba? No? Kasi may iba-iba na silang mga, may social ano na sila, meron na silang, hindi niya ako friend. Mga ganon, di ba? Tapos, na-experience na rin nila yung high grades and low grades. Ako po kasi lumaki ako sa panahon na ang importante, mataas ang grades. Hindi ko alam ngayon, iba na eh. Iba na yata ngayon eh. Parang okay lang, sige lang, chill ka lang, di ba? Ngayon, pagka mababa grade mo, yung pinapagalitan, hindi na ikaw, yung teacher mo na yung pinapagalitan eh. Ako noon, naaalala ko, pag meron akong ano, nako, sa sasakyan, na, dire-diretso na yon. Tapos, syempre, iiyak ako. Tapos sabi ng mami ko, tara, mag-Jollibee tayo. Ayun. So parang ayoko pala ng Jollibee, no? Kasi parang feeling ko, napapagalitan. Pag pumupunta kami sa Jollibee, dapat ano kasi yon, napagalitan. Napagalitan na ako, kaya ayoko na sa Jollibee. Mga ganun po, no? Yun yung mga na-experience ng mga bata. They can get disappointed with their performance, di ba? Next, ito na, adolescence, no? Yung ating mga young people. Dito, it's either they develop their identity or they become confused. Okay? So, it's really a stage. Ito po yung nangyayari sa kanila. Wag niyo, bakit ikaw ganito ka? Hindi, ganun po talaga yung sa stage na ito. Either they develop their identity or they become confused. Oh, nalilito sila. Teens need to develop a sense of self and personal identity. Success leads to an ability to stay true to themselves. Ito ako. You know? Ganito ako. Magaling ako sumayaw or magaling ako kumanta or magaling ako sa ganito. No? Nakikita mo yung identity mo. Pero pag hindi mo nakuha yon, ikaw ay magiging confused. Sino ba talaga ako? Ano ba talaga ako? Kaya maraming nai-impluensyahan ng mga kabataan. Kasi hinahanap pa nila kung sino sila. At pag medyo mahina or may mga circumstances sa buhay nila, nadadala na lang sila kung sino yung kasama nila. Okay? Ano po yun? Stage talaga sa buhay. Kaya tayong mga magulang, mga nakakatanda, intindihin din po natin. Kaya tayo, paano natin susuportahan ang mga kabataan? Let's help them discover who they are in the Lord. Yun dapat yun. Kasi pag nahanap nilang identity nila, hindi na sila malilito. Right? Okay, so, ibang seminar naman yun. Next, ano? Next naman, yung mga young adults. Ayan, mga tayong mga young, ano, feel na feel eh, no? Feel na feel, pero malapit na akong graduate. Okay, during this time, ang nade-develop is either intimacy or isolation. Either they find intimate relationships. Kasama na po doon yung pag-aasawa. Kasama na rin po yung kanilang circle of friends. Ganyan. Or, kung hindi, they will feel isolated. I don't belong anywhere. You know? Kaya, alam nyo, yung mga young adults natin, minsan, ano, parang, ano ba yan? Mga heartbreak na ano. Importante kasi sa kanila yun eh, yung relationships na ganun. That they know that they can have a lasting relationship where they belong. Amen? Kaya maging ano po tayo, maging patient po tayo sa ating mga young adults. Okay, yung mga middle adults. Woo! Ito na tayo, mga kapatid. Ito naman, pag nandito tayo sa age na 40 to 60, ang ini, syempre, usually ng time na yan, meron ka ng intimate relationships. Whether you are married or meron ka ng, alam mo yun, yung meron ka ng group of friends, may community ka na. Sometimes the community is the church or, you know, okay, so meron ka na nun. Ngayon, ang concern mo na ay kung meron ka bang impact sa mundo that will outlast you. Ganun na mag-isip ang mga middle age kasi medyo patapos, malapit na tayo dun sa ano, di ba? Alam mo yon yung iniisip, usually mga middle age, you know, nag-reunion kami ng mga kaibigan ko, ng mga ka-church ko, mga ka-CYF ko, ganyan. So mga 40 na kami, ganyan, 40 plus. Tapos sabi ng isa kong kaibigan, I'm at the stage of my life na hindi na lang pera yung importante. Sabi niyang ganun.
So, he works for a call center and sabi niya, may mga nagsasabi sa kanya, oh, bro, pag pumunta ka sa ano, sa BGC, mas mataas ang bayad doon. Sabi niya, ayoko na, matanda na ako. Sabi niyang ganon. I mean, it's not that, hindi na lang yung pataas ka ng pataas sa ano, sa trabaho. Yung gusto mo, yung meron ka ng, alam mo yun, meron kang contribution sa mundo. Sabi nga dito, adults need to create and nurture things that will outlast them. Alam mo na eh, hindi ka forever mabubuhay. Kasi pag teen ka o kaya young adult, feeling mo, wow, you know, pwede akong magpuyat hanggang 5 a.m. every day. Kami, nag-uusap kami. Hindi ko na kaya yun. Pagka napuyat ako ng isang araw, babawi ako dalawang araw. Tumatanda na eh, no? Ganon. Ganon ang mga usapan namin, no? Anyway, so usually, yun nga, ang focus na ng mga middle adulthoods ay ang kanilang mga anak. Kasi alam nila eh, sila yung magpapatuloy, di ba? Sila yung maiiwan, di ba? Sila na yung focus, hindi na tayo, di ba? And we want to create positive change. Kung are sa ating mga workplaces, gusto natin na nakaka-bless tayo sa kanila, na nag-i-improve sila, natututo sila, na-empower natin sila. Ngayon, pagka feeling natin wala tayong kontribusyon, nagkakaroon tayo ng feelings of stagnation. Parang walang nangyayari sa buhay ko. 40 na ako, dapat ito na, ganito na yung nangyayari. I feel stuck. Sinasabi nilang midlife crisis. No? Okay. Last na po ito. Yung last natin ay yung ating mga adult, older adults, yung mga mature. Ayan. Maturity, 65 until death. So dito naman, ang iniisip natin ay, it's either we feel fulfilled or we regret. Nagawa ba natin yung mga ginusto nating gawin? Pagka feeling mo, check. Wow, I feel fulfilled. Pero kung feeling mo, naku, ang dami kong pagkakamali, hindi ko nasabi ito, hindi ko na... Then there is regret. Kaya tayo pong mga ano, nasa middle, younger, isipin natin, ayaw natin na tayo ay magkakaroon ng regrets sa dulo. Okay? So, dalawa yun, ano? May trauma, saka may triumph. Ang pangatlo po in the next slide ay truth. Yan. Ito po yung, kita nyo yung triangle. Kita nyo po. So, kung puro triumph ang buhay natin, magiging mayabang tayo. Tama po ba? Kasi feeling mo, galing-galing mo eh. Lahat na lang, ikaw nang pinagpala. Pero, pag puro naman trauma, ano mangyayari sa atin? Madi-depress naman tayo. Diba? Kasi wala nang magandang nangyari sa buhay ko. Lahat na lang, puro kamalasan, puro kasamaan, trauma. So, ano yung balance natin? Yung truth. Okay? The truth is what balances us out. Na pwedeng may triumph at pwede ring may trauma, it's okay because the truth will balance it out. Okay? Truth is a constant and unchangeable quality rooted in the very nature of God. So, nasan si God sa aking triumph? Nasan si God sa aking trauma? That is the truth. So mga kapatid, kapag hinahanap natin yung katotohanan or yung truth, kahit tayo ay may triumph or trauma, okay lang tayo. Kasi kasama natin ang Diyos at hindi siya nagbabago. Kaya mga kapatid, pag tayo ay, ito yung gagawin natin na mamaya. Ano oras na? We have a lot of time. Ang gagawin natin mamaya, is we're going to look for the truth. So our facilitators will tell us that. So ito muna yung gagawin natin in the next slide. Sabi ni God kay John, as I looked and there before me was a door standing open in heaven, and the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, come up here and I will show you what must take place after this. So mga kapatid, ito yung
gagamitin natin mamaya as you have your breakout groups, no? Breakout groups. Hahanapin niyo yung truth dun sa mga trauma at triumph sa buhay ninyo. So ito yung gagawin natin, no? In the next slide, I want you in your... Pastor, pahiram po ako. Okay lang po ba? Ayan. Dito. Dito sa page po na to. Check. Nakikita niyo po ba to? Ito po yung fill upan natin. So in every part, ito lang po yung dalawang column lang. Trauma and triumph. Oh, wala pong keep in step, wala pong advance, no? Trauma and triumph lang po yung sasagutan natin. So sa bawat stage ng buhay ninyo. So, syempre the older you are, the more you can put in, no? The younger you are, siguro what you can do is put more than one. Especially yung ating mga adolescents dito, no? Pwede kayong magdagdag. So, we will do this prayerfully. Let's ask the Lord to remind us of one trauma per stage, no? Nung tayo ay katulad nung kaninang kwento ko, no, na nung siya nalaman ng nanay niya na buntis siya, nag-jump rope. So trauma 'yon. Trauma 'yon nung infancy. Okay? Tapos ano naman yung triumph, 'di ba? Isipin natin, no. So just one memory, one at a time. Susulat po natin dito. Okay po ba 'yon? Pag kulang po yung space, meron pa po sa likod. So again, trauma and triumph lang po ang isusulat natin. Okay po ba yun? Yung truth, mamaya na po yun, kasama po ng mga breakout facilitators natin. So again, ang instruction po, per stage ng buhay natin, nakasulat naman po dyan yung age eh. Birth to 18 months, 2 to 3 years, 3 to 5 years, nakasulat naman po ano. Let's pray and ask God, Lord, remind me, ano yung trauma ko nung time na to sa buhay ko? Tapos, ano naman yung triumph? Like, kunwari, wow, ako yung first honor. O, di ba? Triumph yun, di ba? So, yun po yung isusulat natin. We will give you time to do that. And then later, you will fill up the last column with your facilitators. No? So, dalawang column lang po ulit, ha? Ilang column? Ano yung column na sasagutan natin? Yes. Anong gagawin natin dun sa truth? Later. Very good. Very good ang mga taga-grace. Sige po. So meron po tayong time and maybe we can have some soft music. But before we do that, let's pray. Hallelujah. Lord, we know that there is a breakthrough waiting for us. Lord, and I pray, Holy Spirit, na you will be here among us. Baka meron sa amin na ma-overcome ng mga emotions, O Lord. Pero God, help us to realize that you want us to break through. Kaya namin to pinagdadaanan. Holy Spirit, we just pray that you would be with us and guide us. Ipaalala niyo sa amin yung mga events na kailangan naming maalala. At nang sa ganun, Lord, we can have breakthrough. Lord, you want to change the way we think. Gusto mong may pagbabago sa buhay namin. So Lord, kailangan namin tong daanan nang sa gayon, Lord, ay magbago yung aming kaisipan at pag-iisip. Holy Spirit, be with us and guide us. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Can we have some soft music po? Thank you. Pwede po ba kami mag-request ng soft music po? Yan, salamat po.
Okay. Malapit na po ba tayong matapos? Ayan. So we still have time. I think we're ahead naman of our schedule. So nasulat po natin yung ating mga triumphs and traumas. Kamusta po? Okay. Maybe for others, hindi siya ganun kadali. Maybe sa iba, madali lang. Pero ayun nga po eh. We want that God will set us free. Amen? At minsan, kailangan natin ng closure at kailangan nating maintindihan kung bakit nangyari ang mga bagay-bagay. And that's what we're going to do later on. Can we go back to the last slide po? Thank you. So, sabi nga to sa Revelation, I read this earlier. This was John sa Revelation, sabi niya, "After this, I looked and there before me was a door standing open in heaven, and the voice I had first heard speaking up to me like a trumpet said, 'Come up here, and I will show you what must take place after this.'" Later on po, ang gagawin ninyo with your facilitators is yung truth. Doon po kasi kailangan nating talagang hingin sa Panginoon kung ano bang, kung bakit nangyari ang mga bagay-bagay. Diba? Lalo na doon sa ating mga naging trauma, right? So, titingnan natin, sabi nga dito, come up. So, titingnan natin siya mula sa perspektibo ng Panginoon. What was God doing? Siyempre, pag nandun ka, Lord, hirap-hirap. Talaga namang mahirap din. Masakit. Pero, kailangan natin ng higher perspective. God's perspective. Kaya nga sabi niya kay John, come up here. Dito mo tingnan mula sa kung saan ko nakikita. Hindi dun sa nakikita mo at naaalala mo lang. Kasi sa ngayon, na natapos na yon, meron na tayong bagong natutunan sa Panginoon. And we can interpret things from God's perspective and not our own. Amen? So later on, your facilitators will explain. Pero I'll give an example para lang later mas diretso na dun sa paggawa ninyo at makapag-usap kayo and makapag-sharing kayo. Can we skip 2 slides, please? Yung truth is power. Ay, masyadong maliit, siguro. Pero ito yung example niya, no? So, sa stage 1, ito yung example natin. In stage 1, ang kanyang trauma ay meron siyang speech defect. Pinanganak siya na may speech defect. Tapos, nung habang tumatanda siya, pinagtatawanan siya. No? Tapos nung siya ay preschool, inoperahan siya, pero sabi nung speech therapist, hindi ka nagagaling. O, di ba? So, school age, tapos naging rebelde siya nung naging adolescent siya, no? Yung worldly yung friends niya. Tingnan natin yung triumph. Yung triumph nung bata siya, kahit na may speech defect siya, naramdaman niya yung pagmamahal ng mga magulang niya. Habang lumalaki siya, tinuruan siya nung kanyang mga magulang. Kasi di ba, inano siya, ni-reject siya ng mga speech therapy. So yung magulang niya, nagtuturo sa kanya magbasa, lahat nun, no? Tapos, nag-excel siya nung sa school, no? Tapos, tuloy-tuloy siya habang nag-college, etc. So ano yung truth? No? Ano yung truth? Ang truth doon ay, very close siya sa parents niya. Habang lumalaki siya, God was teaching her the value of studying hard. Then, nung school age na siya, God was preparing her to be a good communicator. Ano to ha? Pinanganak na may speech defect. And then, nung adolescent siya, Satan tried to destroy the righteous plans for her. Kasi nga, very worldly siya, very wild. Pero praise God, ngayon ay pastor siya. So see, Satan was trying to, una yung sa speech niya, no? Magaling siya magsalita eh, magaling siya pastor siya, nagko-communicate siya. So ganun po natin titingnan yung ating buhay when we look in the past.
And if you need help, your facilitators will be there to pray with you and for you. Okay po ba yun? Tapos, ipipray ninyo yung my prayer po dito na mamayan yung actually, why don't we pray it now? Para later, diretso na tayo dun. Diretso na kayo dun sa mga truth and sa sharing nyo. No? Yung facilitators nyo, you will be there to help you, to make sense of things. Kasi, hindi ko naman naintindihan bakit nga ba ganito. They will be there to help you to understand and also to pray with you if you need. Sige, let's go to the prayer po. Yan. Okay. Nakikita nyo po ba? Medyo maliit. Sige, tayo na lang po tayo as we close this session. And let me lead you in this prayer. Hallelujah. O Father, unlock the secrets of our hearts. Search us, O God, and expose our wounds. We want to be healed. We want to be renewed. We want closure in everything that hurts us. We open our spirits, our minds, our hearts to the new work you are doing in us. O Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen and amen. Let's give the Lord a clap of praise. And I'll turn it over to Ate Olive for some reminders. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Napakaganda nung ano nung paksa natin, and it's good to know that we know that the source of our breakthrough is God and God alone. Di ba? Hindi pwedeng sariling sikap. So mga meron po ba before we parang mention mga few reminders, baka we still have a few minutes, baka meron pong iba sa atin dito that you have a few questions or may mga gusto kayong itanong kay Pastor Cookie, kasi we learned today na yung the different stages in life, na ganun pala yung pinagdadaanan natin, no? Na katulad ng mga young adult, tapos yung mga ano na, yung sabi ko nga kanina dun sa stages in life, isang level na lang nasa maturity na ako. Parang malapit na ako dun sa graduation, parang ganun, no? But it's good to know na yung mga pinagdaanan natin sa buhay ay those are part of it. So hindi natin pwedeng hindi tanggapin, at hindi din pwede naman na hindi natin harapin. So purihin ang Panginoon, because we are all victorious kung tayo ay mananatili sa Lord. May question po ba? Huwag po kayo mahihiya. Papel. Gusto niyo po ba ng papel? Bibigyan ko kayo ng papel. Wala? May mga question? Or parang you have mga bagong realization na dumating sa isipan nyo ngayon that you want to clarify or you want to share with us bago po tayo mag-break. Wala? Parang yung OSG ko lang pag tinatanong ko, may question ba kayo? Ayaw nilang mag-share, tahimik silang lahat. So, amen. So kung wala naman pong tanong, paalala lang po, after this, we will have our lunch break. Ang atin pong food team ay nasa taas na. It's going to be a packed lunch for everyone. But yung atin pong Pastor Cookie and sila Pastor will be having their lunch dito po sa office na. Kasama sila Overflow. So dito na po kayo. Tapos ang bawat isa po sa atin, aakyat tayo doon sa taas. Nandun na po yung food natin. We will serve you. And we will resume at 1 o'clock. Sharp po yun, ha? Sharp. So make sure na before 1 p.m., you do your mga personal things like
go to the CR, or you want to brush your teeth, or yung mga ganon, or kung gusto nyo magkape, bumili kayo ng kape sa labas. But make sure we'll be back by, may kape pala sa taas, sabi ni Mon. So may coffee din tayo doon if you want to have coffee. So make sure to be back by 1 PM, and we're going to have a different session this afternoon. So, amen. Praise God. So, let us end this morning session. Purihin ang Panginoon. God bless us all.